Hello guys, good morning, welcome back to my channel. Kung bago ka pa po sa channel ko, don't forget to subscribe and pindutin nyo rin po yung bell button para malagi po kayo ma-update sa mga upload videos ko. And yung video natin for today is magpuputol tayo ng sanga ng malunggay para sa mga alaga nating ibon. And kailangan nila yan sa nesting nila, sa paggawa nila ng pugad. Balikan nyo yung ginagawa ko guys. Kumuha pala ako niya ng sanga ng malunggay, iningi ko pa yan and pinuputol-putol ko yan guys para hindi sila mahirapan mag nesting, para saktuhan lang yung laki. Dinagdagan ko ng tubig kasi para mahugasan ng maayos. Then mas okay pala yan guys pag maglalagay kayo ng nesting materials na. Lagyan nyo muna ng kusot bago kayo maglagay ng mga sanga ng malunggay, para yung ilalim niya kusot, tapos yung ibabaw is yung nesting materials na mga balat ng malunggay. Kasi pag puro ano lang, purong mga sanga lang ng malunggay, yung ilalim guys, walang ano, walang nagiging sapin. Kumbaga parang kinakaig na kinakaig nila yung ilalim, walang ano, purong plywood lang sa nalalapatan ng itlog. Kaya mas maganda may kusot para meron sa ilalim. Ayun guys, bali pag naglagay lang kayo niyan para mas mabilis din sila mag-egg. Kasi yun yung ginagawa nilang ano, bonding moment. Kapag nilalagyan niyo sila ng ganyan, mas mabilis rin sila mag-egg. Then pag ano pala yan, pag natanggal na nila lahat ng balat niyan, tatanggalin nyo na yan din sa cage, tapos palitan nyo na lang ulit, dagdagan nyo hanggang makabuo sila ng parang pugad guys. Pag tinignan nyo yung nest box na puno na, yung sakto na yung ano, dami ng nesting nila, okay na yun. Kasi pag sobrang dami din minsan, parang di mo na makikita yung mga inakay kapag napisana, or yung mga itlog din nyo na mumonitor. Mas maganda yung saktuhan lang din yung ano nila, nesting materials. Ayun po na yung ginagawa ko guys, nilalagay ko sa timba na may tubig para mahugasan na rin siya. Kasi medyo may mga dumi-dumi din yan eh. Ayun, pang ano na nila yan, pang maraming clutch nyo na magagamit yung ganyang karami na kinuha ko. Kasi hindi naman nila kayang ubusin yan sa isang clutch lang. Mga tatlong clutch siguro or dalawa. Ginagawa ko dyan, binababad ko lang muna sa tubig, tapos pag nahugasan ko na, tsaka ko siya pinapatong sa mga kulungan para pagka kailangan, kukuha ka na lang dun. And then mas maganda yung ganyan na nesting para at least nasasanay sila maghakot tapos gumawa ng pugad. Kasi mas okay yung natural na gawa talaga nila eh, kaysa yung puro kusot lang. Minsan kasi kaya na splay legs pag kusot lang, kasi pag kinakaykay na ng mga parent yung kusot, nawawala na ng ano, kusot yung ilalim ng egg. Kaya minsan pag napisa yung mga inakay na splay legs, kasi walang makapitan yung mga paa. Madulas kasi yung pagiging sa plywood na lang ng ano, nest box. Hindi katulad pag may nesting materials na malunggay guys, gumagawa sila ng pabilog kasi doon, kaya hindi na i-splay legs yung mga paa. Kasi kumakapit yung paa nila din sa mga balat ng malunggay, kaya hindi sila na i-splay legs. Ayun din yung sekreto dyan eh. Tsaka hindi ako naglalagay ng screen dun sa loob ng nest box. Ayun lang yung ginagamit ko guys, malunggay lang.
Yung screen kasi minsan parang nakakaano din, baka pumasok doon yung lumusot doon yung mga paa ng mga inakay, baka maputol o di kaya ma-ilay din. Mas maganda yung ganyan kasi makapit siya eh. Pag natanggal na yung mga balat niyan, tapos pinino na ng mga parent yung mga balat. Makapit siya sa ano, paa ng inakay, kaya hindi na splay legs. And then pag napisa na pala yung mga inakay natin, yung mga egg, i-monitor din natin siya kung may splay legs, para at least kung may splay legs man, maagapan natin siya. Yung ginagamitin natin doon, tape tapos papel. Yung pang lalagay natin doon sa paa, kailangan sakto lang yung haba nung ano, papel tsaka nung tape, para maagapan natin yung splay legs. Kasi pag na splay legs guys, kawawa yung ibon, hindi masyadong makalakad, tsaka nahirapan lumipad-lipad, tsaka umapit sa mga ano, cage. Tsaka sayang yung ibon natin guys pag na-splay legs, lalo na kapag maganda yung karga tapos na-splay legs, sayang, di ba? Mas hindi na natin siya mabibenta ng mas mahal or may i-breed, kasi nga may splay legs siya. Pwede naman siya i-breed, kaso nga lang hirap yun kasi splay legs nga siya. And then ang gawin nyo pala guys, kunyari second clutch, tanggalin nyo na yung nesting materials nila sa loob linisan nyo, tapos palitan nyo ng bago. Sa akin ganun ginawa ko eh. Second clutch, linis ng ano, nest box, and then paluguan yung mga breeder para ma-refresh ulit. Then na-update ko na lang din kayo guys dun sa mga bagong breeder natin na Lutino Opa Project kapag nag-egg na. Bali, ayun yung ilalagay ko dun sa Lutino Opa Project para mabilis sila mag-egg. Lalagay ko yan dyan sa cage nila para mag-nesting na sila. Then nilagyan ko pala ng konti itong dito sa may green opa natin tsaka split opa. Green split opa natin ng konting nesting materials kasi hindi natin yan nalagyan ng nesting materials. Bali, kusot lang yung nakalagay dyan kasi wala tayong makuha. Ang sanga ng malunggay, ngayon lang tayo nakakuha. Lalagyan ko lang siya ng mga apat na peraso para at least lagay siya ng nesting niya doon kung gusto niya pang mag-nesting. Ah, 5 piraso pala yung nalagay ko dyan. Tapos lagyan din natin yung mga Lutino Opa Project natin ng nesting materials para mag-umpisa na sila mag-nesting at mangitlog na. Bali, malapit na pala mapisa yung sa green opa ulit natin tsaka green split opa. Bali, yung pangatlong clutch na nila yan. Bali, ayun, pwede na natin i-declare yung ano natin, green split opa natin na legit split opa na siya kasi nagbuga na siya ng opa sa mga anak niya. Bali, yung nakalagay din sa blue split opa natin tsaka blue power blue na breeder, bali, ayun yung anak nila doon, yung dalawang opa doon na nasa nest box. Salamat po sa panonood at sana may natutunan po kayo sa videos natin today. And sa mga hindi pa po naka-subscribe sa channel ko, subscribe niyo po yung channel ko, Team Just TV. And don't forget to click the notification bell para laging updated sa videos ko. Maraming salamat po. God bless.